Pagkagising ko ay yumakap ako sa unan na naglalabas ng sobrang init. Teka, hindi ito unan, napadilat ang mga mata ko ng mapagtantong nakayakap ako kay Liam, pero wala akong pakialam cause it was so comfortable. Tahimik na natutulog si Liam, mukhang bata hindi gaya ng nakakatakot na CEO, kung sino man ang nagkwento sa kanya, napakawalang awa at bastos at cold niya pero napagtanto ko na para sa mundo lang siya ganyan. Ibang klase talaga siyang tao, whenever he is with me, he really cares for me, I never thought that he would be so good to me. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa mukha niya, at bumagsak ang tingin ko sa malaking diamond ring sa daliri ko. Hindi ako makapaniwala na engaged na talaga ako sa kanya. Tinitigan ko siya ng isang minuto bago ako sumandal at hinalikan siya sa noo. Ilang minuto pa akong nakatitig sa kanya. Are you done staring at me? Bigla niyang sabi habang nakapikit na ikinatakot ko habang ipinapatong ko ang braso ko sa puso ko. You were awake. Of course, darling. Binaligtad niya ako habang nakapatong siya sa akin habang nakasubsob ang ulo sa leeg ko. So, kailan ang kasal? Tanong ko sa kanya. 2 weeks, ungol niya kaya nanlaki ang mata ko sa gulat. Seryoso ka, hindi ba masyado pang maaga? I can't wait for you to be officially mine. You can't own me, alam mo yun. Oh, believe me darling, I can. Walang bagay sa mundo na hindi ko kayang pag-aari, dagdag pa niya. Mayabang, bulong ko sabay ikot ng mata ko, napangiti siya. Gusto kang makilala ng mga magulang ko Aliyah kasama si Angela, sinabi niya. Kailangan mong sumama sa akin ngayong gabi. Ang kanyang mga magulang, syempre, I will their daughter-in-law, kailangan nila akong makilala. Okay, kinakabahan kong sabi. Huwag kang matakot Aliyah, I will be there with you, they won't kill you. My mom is sweet though dad can be strict sometimes. Tumango ako kahit hindi niya nakikita na tumatango ako. Inangat niya ang sarili niya habang pinapasadahan niya ako at nagsasabing. Be ready by 7, tumango ako at hinalikan niya ako sa noo. Lumayo siya, papasok sa washroom habang ako ay bumangon at tinignan si Angela, natutulog pa ito. May bagong toothbrush sa ibabang drawer, sigaw ko sa kanya at narinig ko ang pag-hum bilang tugon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya na looking fresh kahit na ang suot niya ay ang parehong damit mula kahapon. Pinahintay ko siya sa akin habang nagpalit ako at nag-fresh bago ako nagsimulang magluto ng almusal. Ginawan ko siya ng kape at pancakes habang tahimik kaming nakaupo at nag-aalmusal. Pagkatapos mag-almusal, habang natutulog pa si Angela ay pumunta siya at hinalikan ng pisngi at noo niya bago ako hinalikan at pinaalalahanan ulit. I will pick you up at 7, don't forget. Okay, yun lang ang nasabi ko bago siya umalis. Sinuri ko ang sarili ko sa salamin sa 100 beses, sinisigurado kong maayos ang itsura ko. Nakasuot ako ng simpleng white collar, frock-style dress na abot hanggang tuhod. Binihisan ko rin si Angela ng frock at mukhang kaibig-ibig siya gaya ng dati. Saktong 7, tumunog ang doorbell ko. Paano magiging maagap ang sinuman? Binuksan ko ang pinto, tumambad si Liam sa simpleng jeans at shirt. Let's go, sabi niya ng isa habang humawak sa braso at sinimulang hilahin ako papunta sa kotse niya. Habang nakaupo ako sa kotse habang nakaakbay si Angela, nakaramdam ako ng kaba, pawis na pawis ang mga palad ko. Mukhang napansin ni Liam ang kaba ko habang nakaupo sa driver's seat. Pinisil niya ang kamay ko at isang nakakasiguradong ngiti na nagsasabing everything will be fine. Paano kung hindi nila ako matanggap Liam? Paano kung hindi nila ako gusto? I found myself asking him. I don't care Aliyah whether they accept you or not because you are going to be my wife, hindi mahalaga ang opinion nila. I am just doing a formality by making them meet you. Walang dapat ikabahala. Ang kanyang mga salita ay tila nagpakalma sa akin at nagpakalma sa aking kaba habang binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang malaking bakal na gate at nang bumukas ito, nalaglag ang pangako sa napakalaking mansyon sa harapan ko. Dito ka nakatira, tanong ko sa kanya. No darling, umiling-iling na sagot niya, this is my parents' house, they only live here. Amanda and I have our separate houses. Bumaba na kami sa pagpark niya ng sasakyan, sa kanya hinawakan si Angela sa isang braso niya habang hawak naman ng isa ang palad ko. Pinindot niya ang doorbell at isang matandang ngunit magandang babae ang nagbukas ng pinto na inaakala kong mami niya dahil mukhang tuwang-tuwa itong makita siya. Finally you came, sabi niya at bumaling ang mata niya kay Angela. Oh my gosh! Is she your daughter? Bulalas niya. Yes ma'am, she is my daughter and you are her grandmother, paliwanag niya bago lumingon sa akin. And she is Aliyah, my fiancé. Giving her a smile sinabi ko, nice to meet you Mrs. Parker. Pwede mo akong tawaging Tita Linda, anak, sabi niya sa akin. Come, Chris is waiting for you both, dagdag niya bago naglakad habang nakasunod kami sa likod niya.
This time ipinulupot ni Liam ang mga braso niya sa bewang ko bago iginiya patungo sa sala. Pagdating sa sala, binalot ako ng bone-crushing hug ni Amanda na nandoon din. Pagkabati namin sa isa't isa ay lumipat pa kami sa kwarto at doon umupo sa couch ang isang older version ni Liam, na seryoso ang mukha. Ipinakilala ako ni Liam sa daddy niya, na hindi nagsalita ay tinanggap ang tango na ibinigay niya sa akin. Umupo kami ni Liam sa couch na katapat niya habang si Tita Linda naman ay tumabi sa kanya kasama si Amanda. Nagkaroon ng tensyon sa silid at katahimikan na binasag ng kanyang ama. So, ang pangunahing tanong, paano kayo nagkakilala at bakit hindi sinabi sa iyo ni Aaliyah ang tungkol sa anak mo nang maaga? Shit, hindi na namin naisip, ano sasabihin ko? Napatingin ako kay Liam, na mukhang naguguluhan din pero binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti at mahinang bumulong sa tenga ko. Let's tell them the truth, should we? Tumango ako bilang tugon. Ipinatong ni Liam ang kanyang kamay sa aking balikat at sinimulang kuskusin ang maliliit na bilog gamit ang kanyang hinlalaki upang paginhawahin ako. We first met at a club, he finally said, and then he continued to tell them everything from what happened that night to how I have thrown out of my house. Well, I never told him that I was thrown out of my house, ngunit kahit papaano ay nalaman niya ito. Mukha namang nabigla ang mami niya pero hindi man lang kumurap ang daddy niya habang si Amanda na nakakaalam ng lahat ay tahimik lang. Nang matapos siya, walang nagsalita. Natakot ako, hindi matanggap pero natatakot ako kasi paano kung magalit sa kanya ang daddy niya sa nangyari. After a few minutes of silence, tumayo ang mami niya at naglakad papunta sa akin at hindi sinasadyang gumalaw ang mga paa ko at tumayo din ako sa pwesto ko habang si Liam ay tumayo pa. The next thing I know is napayakap ako sa kanya ng mainit na yakap, nabigla ako ng unang ngunit pagkatapos ay sinabi niya. Welcome to the family. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko na malayang pinipigilan ko na pala. Niyakap ko siya pabalik dahil sa tuwa. Nang humiwalay siya, kinuha niya si Angela mula kay Liam sa kanyang mga bisig habang masuyong hinalikan ang kanyang pisngi. Lumapit sa kanya ang daddy ni Liam at tinapik ang likod nito na nagsasabing, I am proud of you son, tinanggap mo ang pagkakamali mo at nag-effort kang bumawi sa kanya. Salamat dad, napangiti si Liam. I was really glad na tinanggap ako ng lahat at masaya silang lahat sa kasal. Tuwang-tuwa rin si Amanda dahil sinabi niya na gusto niya palagi ng sister, at ngayon ay sister na niya ako. Maya-maya ay umupo na kaming lahat sa dining table, habang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Liam's parents started adoring Angela immediately dahil sinabi ng kanyang ina na gusto niyang magkaroon ng mga apo. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko sila, ngunit agad kong naramdaman na parang sila ang aking tunay na pamilya. Lahat sila ay sobrang mapagmahal. Kasalukuyan akong nakaupo sa isa sa pinakamalaking tindahan ni Amanda, para sa aking wedding dress. Nang malaman ni Amanda na 2 weeks na ang kasal namin, nagpanik na siya dahil akala niya i-design niya ang wedding dress ko, pero hindi niya alam na ganoon kaaga ang mangyayari. Kaya, sa araw na yun lamang siya ang kumuha ng aking mga sukat at nagsimulang magtrabaho kaagad. Sa araw lamang na iyon, Liam officially announced our engagement over Instagram and people went mad. Tinawagan din ako ni James at binati niya ako na alam niyang magkakatuluyan kaming dalawa. Kung hindi ako binalaan ni Liam tungkol sa hindi pagsisiwalat na arranged na ang kasal namin, sasabihin ko sana kay James. 5 araw na ang kasal at talagang nagulat ako na nagawa ni Amanda na idisenyo ang dress ko, at magawa ito sa loob ng 10 araw. Kaya ayun, nandoon ako sa store niya, kasama sina Tita Linda at Angela. Pinilit din ni Liam na sumama pero ayon sa tradisyon ay hindi siya pinayagang makita ang dress ko bago ang kasal. Come on Aaliyah, let's try the dress now. Sabi ni Amanda sa akin at tumango naman ako bago binigay si Angela kay Tita Linda at sinundan si Amanda sa changing room. Literal na inabot ako ng 10 minuto para makapagbihis din yan, tinulungan ako ni Amanda na isuot ito kasama ng ilan sa kanyang mga katulong. Ngunit nang sa wakas ay tumingin ako sa salamin, napakaganda nito, hindi ko ito mailarawan sa mga salita. Tamang-tama ito sa akin tulad ng aking 2 balat, hindi masyadong maluwag o masyadong masikip. Sinenyasan ako ni Amanda na lumabas at paglabas ko, hingal na hingal si Tita Linda nang makita ako. Oh my gosh! You are looking stunning Aaliyah, bulalas ni Tita Linda. Of course, she has to look good. I have designed the dress anyway, sabi ni Amanda. Just wait for Liam to see it, sabi ni Tita Linda na ikinamula ko nang iniisip kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya akong nakasuot nitong dress. Aw, namumula na ang bride natin, ewan ko kung ano ang mangyayari sa araw na iyon, pang-aasar ni Amanda. Lalong nahihiya ako ngayon habang nakababa ang ulo ko, habang namumula ang pisngi ko. Do you like it? Tanong ni Amanda. Of course I love it, it's so beautiful and it looks amazing. Thank you Amanda. Niyakap ako ni Amanda sabay sabing, You're welcome, little sister. Group hug.
Bulalas ni Tita Linda bago sumama sa amin habang ang kawawang maliit na si Angela ay napagitna sa amin. Sobrang saya ko. I was staying at Amanda's penthouse currently, the wedding was tomorrow and she suggested na mas magiging madali para sa kanya na magbihis ako dito sa bahay niya. Her house was amazing, her choice was really good. Binigyan niya ako ng isang malaking kwarto na matutuluyan. Liam, hindi ko siya nakikita for the past few days, we talked over the phone and he told me that he was in France on a business trip. Dapat nandito siya ngayon. Oras na ng pagtulog at nagpalit ako ng pijama at nagpalit din ng damit ni Angela. Hihiga na sana ako nang may narinig akong nagkakagulo sa ibaba. So, dahil natutulog na si Angela, pumunta ako at tumayo sa gilid ng hagdanan. Where is she, Amanda? Sigaw ni Liam na kitang-kita ko mula doon. Sa wakas nakabalik na siya. I told you can't meet her until tomorrow. It's bad luck, sabi ni Amanda sabay cross arms. Alam ko nang malinaw ang mga patakaran, Amanda, at dahil hindi pa hating gabi. I can meet her. Nagpatuloy sila sa pag-aaway at nakatayo ako doon, habang pinagmamasdan sila hanggang sa dumapo sa akin ang mga mata ni Liam. Tumigil siya sa sinasabi niya at nagsimulang maglakad palapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng kaba at ramdam ko ang mga butterflies na sumasabog sa tiyan ko nang makita ko lang siya. Mabilis akong tumalikod at pumasok sa loob ng kwarto, pero mas binilisan pa ni Liam ang pag-abot doon at hinarangan ako sa pag-lock ng pinto. Are you really cooperating with her? Tanong niya. Maybe, kibit balikat ko. Leave all that aside, now tell me how are you? I am good, Liam, kamusta ang trip mo? Nakaka-stress gaya ng lagi, nginitian niya ako at ngumiti sa kanya. Kinakabahan ka ba? Tanong niya ulit at tumango naman ako, medyo. Basta huwag kang tatakas sa kasal bukas, sabi niya na ikinangiti ko. I was thinking of doing that, pang-aasar ko sa kanya. Oh please, you have no idea how far I can go just to have you with me. You have no idea how many boundaries I could cross, and how many limits I could break. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Talaga, hanggang saan ang kaya mo? Huwag mo akong subukan. Hindi ako natatakot sa'yo, alam mo yun, minisiyan ko siya. Inikot niya ang kanyang mga mata, at binago ang topic na nagsasabing. Where's my angel? Natutulog. Tumango siya bago lumapit sa kanya at hinalikan siya sa noo at naglakad pabalik sa akin. Hinawi niya ang isang hibla ng buhok sa likod ng aking tenga bago sumundal, at hinalikan ang aking mga labi na nagsasabing. See you tomorrow. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo at umalis. Get up sleepyhead or else malilate tayo. May paulit-ulit na sumisigaw sa akin pero napaungol lang ako at ibinaon ang ulo ko sa unan. At sa sumunod na sandali, natanggal ang unan sa ilalim ng aking ulo nang iminulat ko ang aking mga mata upang harapin si Amanda na nakatayo doon na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong oras na, daing ko? 11 in the morning. Shit, the wedding is supposed to start at 4 in the evening. Agad akong bumangon sa kama at dumiretso sa banyo. Pagkatapos ng mabilis na pag-toothbrush, nag-shower ako ng matagal. Nang matapos akong mag-shower ay nagsuot muna ako ng robe bago lumabas at tuluyang nag-transform ang kwartong tinutuluyan ko. Napakaraming tao doon, mga makeup artist, katulong at iba pa. Lumapit sa akin si Amanda habang hawak-hawak si Angela at sinabing, huwag kang mag-alala kay Angela, ako na ang bahala sa kanya. Ngayon, mas mabuting maupo ka na lang at hayaan ang mga artists gumawa ng kanilang magic. Tumango ako bago hinalikan ng noo ni Angela at tahimik na umupo sa upuan. Sandali, hindi ako nag-breakfast. Amanda, tawag ko at bumalik siya sa akin. Hindi ba ako dapat mag-almusal ngayon? Nag-isip siya saglit bago ako sinenyasan na sumama sa kanya. Sinundan ko siya pababa sa kusina, kung saan pinaupo niya ako sa mesa habang naghahain siya ng sandwich. Kumain ka na dali, utos niya. At literal kong sinimulan ang pagmuya ng sandwich ng mas mabilis. Nang matapos ako, tinulak niya ako patungo sa hagdanan habang tumatakbo ako sa itaas kung saan naghihintay ang lahat sa akin. Umupo ako sa isa sa mga upuan habang sinimulan na siya ng makeup artist na tinatawag na magic. Walang salamin sa harap ko kaya, hindi ko makita ang ginagawa niya. Habang nagme-makeup ay dumating si Amanda para tingnan ako at pati si Tita Linda ay dumating. Tuwang-tuwa at masaya silang lahat. Liam's dad was supposed to walk me down the aisle as my father, well, what can I say? Lagi kong pinapangarap na ihatid ako ng father ko sa aisle pero parang, ang pangarap kong iyon ay matutupad ng iba. Pagkatapos ng mga oras, ang aking makeup ay sa wakas ay tapos na at ngayon ay kailangan kong isuot ang dress na iyon. Habang nakasuot ako ng dress, sinuot ko ang aking sandals, idinisenyo din ito ni Amanda, at mga hikaw. At sa wakas, pinayagan akong tumingin sa salamin. Nang mailagay sa harapan ko ang full-length mirror ay bumuntong hininga ang bibig ko.
They literally did a magic on me, I look different, completely. Pumasok sa kwarto sina Tita Linda at Amanda at binihisan na rin nila si Angela ng isang maliit na cute na gown na idinisenyo muli ni Amanda. Inilagay ni Tita Linda ang belo sa aking ulo at ngayon ay ganap na akong handa. May mga photographer sa kwarto na patuloy na nagkiklik sa mga pictures ko habang naghahanda ako. Kinuha ko si Angela sa aking mga bisig at nakakuha ng isang larawan na nagklik sa amin. Don't you dare ruin the makeup, Aaliyah, babala ni Amanda at napagtanto kung namumula na pala ang mga mata ko. Ibinalik ko sa kanila si Angela at mabilis na pinahid ang mga luhang iyon. Ang mga magulang ko dapat ang kasama ko ngayon, bulong ko. Niyakap ako ni Tita Linda at sinabing, huwag kang umiyak anak, simula ngayon magulang mo na kami at hindi ko naiisipin na tawagin mo akong mami. Talaga bang sinabi niya na pwede ko siyang tawaging mami? Binigyan ko siya ng mahigpit ng ngiti na nagsasabing, salamat po. Now come on, Liam is getting impatient, sabi ni Amanda at tumango naman ako bago sumunod sa kanya papunta sa sasakyan. Ilang minuto din akong nakasettle down sa kotse at sina Amanda at Tita Linda, o masasabi mong umupo si Mom sa tabi ko kasama si Angela. Pagdating sa venue, tinulungan ako ng maraming tao para makalabas ng sasakyan nang hindi nasisira ang dress ko. Ito ay isang malaking garden, isang napakalaking garden, pinalamutian ng maganda ng mga puting rosas at iba pang iba't ibang mga bulaklak. Nakatayo doon ang daddy ni Liam, naghihintay sa akin at lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanya. Nakangiting sabi niya, "You are looking gorgeous, Aaliyah." Thank you, Tito Chris. After few minutes, sinabihan ako na turn ko na daw maglakad sa aisle so, ikanawit ko ang braso ko kay Tito Chris. At nang tumugtog na ang musika ay dahan-dahan kaming naglakad patungo sa kinatatayuan ng pari kasama si Liam. I was nervous like hell, lahat nakatingin sa akin and it made me so nervous. Napayuko ang ulo ko pero nang dahan-dahan ko itong iingat, napatitig ang mga mata ko kay Liam, na nakatayo doon na nakatuxedo, looking devilishly handsome. Ilang saglit lang ay mabilis siyang kumurap, umiiyak ba siya? Sa wakas ay nakarating na kay Liam, inabot ng daddy niya ang kamay ko at hinalikan ni Liam ang knuckles ko bago ako tumayo sa tapat niya kasama ang pari sa pagitan namin. Nagsimulang magsalita ang pari na hindi ko na masyadong pinapansin dahil matindi ang titig sa akin ni Liam, at napakagatlabi ako habang nag-iinit ang pisngi ko. Nang tumigil na sa pagsasalita ang pari at gaya ng napagdesisyonan namin noon, wala kaming sinasabing personal na vow dahil arranged marriage talaga iyon. Kaya, lumingon sa akin ang pari bago nagtanong. Do you, Aaliyah, take Liam Parker to be your lawfully wedded husband? Tumingin ako kay Liam bago sinabing, I do. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liam, habang ang pari ngayon ay lumingon sa kanya at tinanong siya ng parehong tanong. Do you, Liam Parker, take Aaliyah to be your lawfully wedded wife? I do, agad na sagot ni Liam. Nagpatuloy ang pari, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hinawakan ni Liam ang baba ko, bago dahan-dahang itinapat ang labi niya sa labi ko habang masayang nag-cheer ang crowd. Officially mine, bulong niya sa labi ko. I'm all yours. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, God bless and stay safe.